Hello mga ka-artist! So for today's video, nagsusukat kami ng isang wall sa gagawin naming mural project sa isang subdivision. Bago kami nagsimula sa project, ipinag-almusal muna kami. Tapos, ayun, nag-start na kami mag-flat ng colors and everywhere and everything. Charot. Ang worth po ng project na to is 108,000. Kasama na po ang materials, pero sagot po ni client yung aming pag-stay at aming pagkain. Inulan nga pala ako ng maraming comments sa TikTok dahil pinost ko itong project na to. Yung mga comment nila, sabi nila hindi worth it, hindi practical, sayang lang yung pera ni client, bakit ang mura, ganun-ganun, or bakit ang mahal. Pero, kay Bergs lang. May negative, may positive na comments, pero hindi naman natin sila mapiplease eh. May taga dito na kapit-bahay niya lang yun, no? Oo, taga dyan lang. Nanonood pala siya ng vlog ko, tapos binigyan niya ako ng ng cookies tsaka Yakult. Yan, thank you. Nakalimutan ko yung pangalan ni ate. Nag-comment siya eh, not pangalan niya. Not Dele yun, sa ganun. So yun, thank you po sa inyo. Kinaumagahan, nag-asikaso na kagad ako para sa mural project. Wala akong balak maligo kasi ganoon naman kami. Tinatamad kami maligo pag may project kasi baka mamaya pag naligo kami, mawala yung sipag namin. Tsareng. So, ito na nga pala yung mga na-flat namin na colors. Yung iba may shadings na. Ayan, nakikita niyo naman kung paano ako mag-shade. Dinudok-dok-dok-dok-dok ko lang ang wall hanggang sa ma-fully finish ko siya. Yung pag-mix. So, nagdraba nga rin pala ako sa TikTok kasi hindi ako makapaniwala na habang ginagawa ko yung first project kay ma'am, masusundan ka agad ang second project. At napagkasunduan naming presyo is 190,000 dahil medyo madami-dami yun. And sobrang na-overwhelm ako and nag-iyak-iyak talaga ako, be, na hindi ko mapigilan yung nararamdaman ko kasi ang dami kong pinagdadaanan tapos ang dami rin blessings na dumarating. Kaya super thankful ako sa mga ganitong client na ako ay napagkakatiwalaan at na-appreciate. O syempre, minsan lang ako umiyak, diba? Kaya kailangan maganda rin kapag umiiyak, tsaring. So after kung damdamin yung aking nararamdaman, bumalik na ako sa trabaho at ini-enjoy itong textured wall. Ayan, hindi naman ako masyadong nahirapan sa pagbiblending, lalo na hindi naman masyadong napapansin yung pagka-blend nito dahil textured nga siya. Tapos after naming mag-keme-keme, kumain muna kami. So natatapos kami gumawa ng project kahit gabi na nag-open lang kami ng spotlight and then kung ano yung maiwan namin, binabalikan namin sa umaga. Ayan, gumagawa na ako ng snows. At sa araw-araw na may dumadaan sa amin na naglalako ng taho or naglalako ng mga puto, lagi kaming bumibili. Dahil syempre, maganda rin yung nakakatulong tayo sa kapwa natin kahit minsan hindi tayo gutom o feeling natin hindi natin kailangan kumain. Pero dahil gusto natin makatulong, bibili tayo. Ito medyo small details na talaga to. May babaeng nagbebenta ng flowers and hindi ko sure kung talaga magiging visible yung ganitong design. Lalo na itong aking kamay medyo nanginginig. Ina-attake ako ng anxiety pero kibergs lang. And then feeling ko naman, napapansin naman yung small parts talaga ng pinaka-details ng Christmas tree and yung other things. Hanggang sa natapos ko to, ayan, nilalagyan na ng emulsion protection para kuminang siya sa umaga at kikinang pa rin siya sa gabi. Lagyan namin ng ganitong protection para kahit umulan or umaraw, hindi basta-basta mahuhulas yung mga paintings na ginawa namin. And syempre, matibay siya. And hindi pa pala kami tapos, meron pa kaming apat na gagawin. Ayun, nakikita nyo ba sa gate? Yan yun. So kinabukasan, agad naman ako nag-sketch doon sa bakal na gagawin namin. This time, enamel paints na yung gagamitin namin dahil tapos na kami sa cement wall. Ayan, inaantok pa nga ako kasi ang aga nito siguro mga 6 a.m. or 7 a.m. ganun in the morning. Tapos pinaplat ko na kay Tito yung mga dapat iplat. Tinuro ko lang sa kanya kung ano yung kulay. And then the next step, ako na yung gumawa sa ibang parts na feeling ko kaya ko naman gawin. And then, mabilis ako nag-proceed sa pag-shadings ng langit. So, dito sa part na to, medyo tirik yung araw. Ayan, yung kalaban namin. Kaya kailangan kami maglagay ng payong para kahit papano hindi masakit sa ulo habang gumagawa kami. Kasi ayaw namin na i-interrupt kami sa trabaho. Kaya gagawa kami ng paraan para mapagpatuloy talaga ito. Kasi sayang ang oras kung aantayin pa namin lumilim. Baka si biglang umulan, ganun. Ayan yung pag-details ko sa Santa Claus. Inabot na rin ako ng gabi sa pagdidetalye. And meron din pala ulit nakakakilala sa akin dun sa site. Pinuntahan nila ako para magpa-picture. And syempre nagpa-picture naman sila. Alam mo kahit hagar de versosan ako at ang dumis-dumis ko na be. Ang baho ko na, feeling ko amoy langit at lupa na ako. Anong amoy na? Kinaumagahan, syempre nag-start ulit kami sa trabaho. And may huminto na parang possible client, ganun.
And sabi, i-visit daw namin yung restaurant nila na malapit lang din sa site. And balak nilang ipasukat. Agad naman kaming sumama, no? Kahit nandun kami sa project, sumama kami sa kanila. Kasi nahiya naman akong tumanggi. At meron pa pala silang second location na pasakay ako sa kanilang sasakyan. O diba, bisit ako na padpad. Tapos, ito daw yung second location nila na gagawan daw ng mural. So, sabi nila, ito daw itong salamin, ibabaklasin at papalagi ng mural. At hindi ko lang sure kung talagang sila ay magpapagawa kasi parang hindi pa kami nagkakasundo sa presyuhan. At medyo nagugulat pa sila. Kahit ako nagugulat na rin sa nangyayari. Kaya after namin mag-usap, ibumalik na rin kagad ako sa project. Pakiramdam ko kasi ang tagal na namin nag-uusap. So, nagmadali na rin kagad talaga akong bumalik para i-details to. Kasi nagmamadali na rin yung client ko dito na matapos yung mga about sa Christmas, ganon, kasi nga lalagyan pa nila ng design yung pinaka-mural, like lalagyan pa daw nila ng ilaw. Bad trip lang ako dito sa enamel minsan, kasi pag nahanginan lang or konting matirikan lang ng araw, sobrang natutuyo na kagad siya. Like kahit ang dami ko nang nilagay, tuyo agad siya. Kaya minsan parang nahihirapan akong mag-mix kasi kada apply ko, parang natutuyo agad. Pero ayun, nagamay ko naman siya hanggang sa natapos ko yung mga susunod na designs, ba? Diba? Nagamay ko siya tapos inaral kong mabuti. And ayun, natapos din. So, finally. So, finally guys, tapos na kami sa aming mural. At ito yun. You see? Oh yes, you see. So, first time kong gumamit ng camera na nakabaliktad sa akin. Hindi naka-front cam. So, I don't know anong kakalabasan ng tsura ko dito. Pero ayan yung aking ginawa. Ito, hindi masyado makita kasi maano siya, be? Maliwanag. Kumikilang siya. Ayan, no? Meron siyang protections. Ayan. Libot ko kayo sa aking bahay. Charot. So, ito. Ayan, may snow world. At ito pa. Ito yung pinakagusto ko. Kasi super linaw. Ayan. Ayan siya, be. Pakinis. Kumikilang. Protected. Hindi pa kayo subscribe sa akin channel, please do click the like, share, and subscribe button and the bell button as well para ma-notify kayo, para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video. So bye guys, see you at my next vlog. Sa mga gusto pong mag-inquire ng murals, pwede po kayo mag-message sa email ko and sa Facebook. Thank you so much!